Alright, so welcome back to my channel, The Ships Peters TV. At sa araw na ito ay mayroon naman tayong isang job order na gagawin. So ang tubo na ito ay mayroon siyang 90 degrees elbow na mayroong sa gitna na branch. So ang tubo na ito ay ginagamit ito sa gray water. At ang tubo na ito ay mayroon siyang sukat na sa diameter niya ay 125E or equivalent sa inches ay mayroon itong 5 inches na tubo. So ang tubo na ito ay ginagamit sa gray water. So dito sa barko, ang tubo na ito ay napaka halaga itong tubo dito. At hindi mo pwedeng baklasin basta-basta gawa nung ginagamit ito halos oras-oras. So unang-una, ang tubo na ito ay ginagamit sa draining, sa paliguan natin sa kada kabina. Ang lahat ng mga drain dyan sa kabina mo, tulad nung pampaligo at sa basin, ay dito dumadaan. At also sa gali, yung mga pinaghuhugas nila doon, dito rin dumaan. Pati sa mga sa loob ng gali, ganun din. So, napaka-importante ang tubo na ito. Kaya hindi mo pwedeng idili ang pagkabit nito. So, ang gagawin natin dito ay gumawa tayo ng bagong tubo muna bago natin tanggalin ito upang ang length of time sa pagkabit ay medyo ma-shorty natin. Dahil ang problema sa tubo na ito ay direct welding nila ito, hindi nila natin nanggal. Gawa nung wala talagang oras na gugulin nila na pagtanggalin ito. Dahil sa katulad nung sinasabi ko ay napakahalaga itong tubo na ito. Hindi mo pwedeng i... Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Hindi ikabit sa loob ng 3 oras hanggang 4 na oras. So kaya gumawa na ako ng bagong tubo. Kamukha nitong ginawa ko. Ay gumawa na ako ng bagong tubo. So sa hindi pa nakakaalam kung paano ko i-assemble ito, mayroon akong mga video dyan sa mga nauna pa kung paano ko inasinta, kung paano ko ginawa ito, kung paano ko inasinta ang plans, kung paano ko ginawa itong branch, ang cutout nito, mayroon din tayong video dyan, at saka kung paano ko i-inaline ito, mayroon din tayong video. Kaya sa mga baguhan, pwede kayong reviewin nyo yung mga video ko. Tingnan nyo lang yung playlist ko doon. Nandun lahat. So, ang ginawa ko dito ay hindi ko muna binutasan. Dahil total, maiksi man lang ang tubo na ito. Ay may sukat lang na 200 plus millimeter. So, hindi ko na kailangang butasan muna. Kasi kung magbubutas ako dyan, ang mangyari dyan, ay maglalagay ako ng backing plate dito sa likod. So ang ginawa ko, wini-welding ko muna yung loob, saka ko butasan. Kasi ang pagbutas niyan ay gamitan mo ng acetylene. Kaya naman dukutin ito dahil 5 inches ang inside diameter to, kaya dukutin. So ito na, at naasinta ko na ito lahat. Hindi ko lang na ipakita kung paano ko inasinta kanina. Gawa nung napaka busy talaga, pinapaspasan ito. Gawa nung parating na kami bukas. So kailangang matapos ito. Kaya ngayon ko lang nakapag-video dahil break time. So ngayon ko pinapakita sa inyo. Pero sa hindi pa nakakita kung paano asinta, mayroon akong mga video dyan sa mga dati ko, nasa playlist ko.
tingnan nyo lang doon kung paano ko nasinta. So nakikita nyo naman siguro yung mga guhit ko dyan. Dyan yung pinaka-sintering line nyo. Nakaguhit ako ng bawat tubo dyan ay apat. So ang pag-sinter dyan ay i-cross mo lang. Makikita nyo naman siguro ang mga markings dyan. May marking dito sa plan, sa gilid, sa kabilang gilid, at saka doon sa ilalim. So lahat yan, mayroong mga 93 ang guhit. Yan ang pinaka-sinta mo. Dyan, pati sa kabila. So hindi lahat ng pag-asinta dito ay sinusunod natin. So ang the best na paraan dyan ay kunan mo munang sukat yung luma. Kung ano ang nakuha mong sukat o nakuha mong sintering doon sa mismong lumang tubo, saka mo i-apply dito. Kasi okay, nandito tayo sa workshop, inaasinta natin itong tubo. Eh yung papalitan pala natin ay hindi asintado. Kaya pag ito ikinabit mo ay maduduling talaga. Kaya suggest ko sa inyo na hindi lahat ng tubo sa barko ay asintado o eskolado. Kasi lalo na itong barko na to ay medyo may edad na. So marami ng mga fabrication ang dumaan sa barko na ito. Kaya huwag kang kumpiyansa na isip mo na gawa ng shipyard to, as in eskolado lahat to. Hindi yun ang mindset natin. Kasi ang barko, pag nag-edad ng 10 years up, marami na talagang fabrication dyan. May mga fabrication na tabingi, gawa nung ginawa nung mga nasa shipyard, kasi minsan na pabilisan ang ginawa nila, on-site na nila wini-welding. So ibig sabihin sa on-site, halimbawa may binaklas silang tubo, doon na nila gagawin, diritso na nila. So may mga error dyan. So pag ito'y na-encounter mo, na igawa mo ng eskolado sa workshop, tapos yung pala ang nandoon, hindi eskolado ang plans, so magka-problema ka talaga. Kaya ang suggest ko, ang gagawin nyo ay sukatan muna yung luma. Pag nasukat nyo yung luma, lahat ng pag-aasinta doon, iguhit mo rin doon. Tapos, gayahin mo. Para pag gumawa ka ng bago, pagkabit mo ay tamang-tama, hindi siya manduduling. Kaya dito sa ginawa ko, ang hindi nasinta dito yung bronze. Kasi yung bronze na yon ay mayroon siyang diferensya na 8 mm. Hindi siya nasintro doon sa plans, mayroon siyang incline siya na 7 mm. Ngayon kung itong bago ay iasinta ko o iskolado ko yung plans, pagdating doon magkaproblema ako. Gawa nung mayroon siyang 8 mm. So ang 8 mm na yan ay napakalaking bagay yan. Yung 8 mm na yan, hindi napapasok yung mga bolt mo dyan pag ay na tabingi yan doon. Kaya ang ginawa ko, ginaya ko na lang siya. Pinaling ko na lang yung plans ng 8 mm para pagkabit ko magka-coincide yung lahat ng mga butas. Yun ang tips ko sa inyo, lalo na sa mga baguhang fitter. Huwag tayong kumpiyansa sa papalitan natin na tubo, dahil hindi lahat ng tubo na naka-eskwala. Dahil itong barko na ito ay medyo may edad na. So marami ng fabrication ang dumaan. Kaya yun ang tips ko sa inyo. So ang pag-asimbol ko nito, siyempre sa barko natin mayroon tayong mga stand katulad niyan. May dalawang stand. Sa akin dalawa lang dito. Kaya ang ginawa ko, yung isang upuan, ginawa kong stand din. Para, kasi 90 degrees to eh. So ang gitna nito ay mayroon siyang branch. So saan nakikita nyo yan? Yung branch at saka yung 90 degrees doon. Mayroon siyang pag-asinta din dyan. Kailangan label siya. Label yung tubo na yan. Hindi siya tumaas, hindi siya bumaba. Kailangan pantay. Kasi doon sa pinagkakabitan ay pantay siya.
So nakikita nyo yan ay isang flat na siya. Yan ang kukunan nyo ng base. Ngayon, kung nahirapan kayong mag-asinta kung paano yan ipantay nyo, kasi dito sa barko, wala tayong, di-ubra dito ang water level or yung magnetic level na dinidikit natin dun sa tubo upang makuha natin yung pantay. Kasi wala tayo sa lupa, dito tayo sa barko. Ang barko ay gumagalaw kasi tumatakbo na. Ngayon, ang gagawin ninyo dyan ay makikita ninyo naman, silipin nyo lang kung pantay ba siya. Makikita ninyo man dyan eh. Makakadiferensya lang ng mga 2, maximum 2 mm. Pwede na yon. Makakaya na yan sa paghigpit. Pero huwag lang lalampas sa 5 mm. Kasi kung lalampas sa 5 mm, ay napakahirap na yan. Hindi mo na kayang i-bent yan. Kasi malaki itong tubo eh. 5 inches ito. Kailangan hanggat maaari, ang error mo lang dyan ay nasa maximum lang na 2 mm. Kasi kung lulumpas ka ng 2 mm, magkaroon ka ng 3 mm, so problema na yan. Kasi ang ating bolt hole ay mayroon lang tayong allowed na laki na 2 mm. Katulad nung bolt na ilalagay natin ay M16. So ang butas dyan sa flange ay 18. So mayroon kayong 2 mm. Kaya sinasabi ko sa inyo na ang maximum error sa pagkabit natin ng flange ay kailangan 2 mm lang. Kasi ang bolt hole natin sa flange ay may allowance lang tayo na 2 mm. So katulad nung ito, M16, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ang M16 ay mayroon siyang butas sa plans ay 18 M18. Sa M20 naman ganun din, M22 naman ang bolt hole, basta plus 2 lagi yan, kasi ang plus minus ang error dyan eh, hanggang maximum 2 mm. Kaya suggest ko sa inyo, kung mag error man kayo sa level sa plans o sa tubo na nagkabitan nyo, kailangan mayroon lang kayong maximum na 2 mm. Kaya masilan ang paggagawa nito. Kaya bihira ang mga fitter na makagawa ng ganito nga style. Gawa nung marami kang babantayan nito. Hindi katulad nung old school na style, katulad nung sinasabi ni, kalimutan ko yung discarding marino, na mas madali daw yung ano, mas madali daw yung tanggalin dalhin sa workshop tapos lagyan ng jig saka gumawa ng bago. Wala pang competition, wala pang ibang alalahanin. Okay, nandoon na tayo. Okay, nasang-ayon din ako doon. Pero sa sitwasyon ngayon, sa tubo na ito, ay hindi mo pwedeng tanggalin ng isang araw o dalawang araw. Kasi ginagamit ito. Ginagamit ito sa draining sa pampaligo, ginagamit ito sa bisin, sa doon tayo nagtutubas, naghilamos, doon din dyan dumaan. Pangatlo, ay ginagamit ito sa paghugas ni Misman. Yung mga plato niya, diyan din dumaan. At saka paghugas ng mga diyan sa gali, yung mga pinagkuskusan nila na kaldero, diyan din dumaan. So, paano na yan kung hindi mo maibalik sa loob ng isang araw? Paano yung mga hugasin nila? Paano yung mga tao makaligo, lalo na sa mga digwardya? So, wala na tayong time. Kaya depende yan sa sitwasyon. Kaya ang pinapractice ko o ini-introduce ko sa inyo kung paano ko gagawin ang isang tubo na hindi na kailangang tanggalin yung luma. Kaya ini-encourage ko kayo, lalo na sa ating mga baguhang fitter at sa ating mga land job na sa abroad. Alam ko na mga biyasa na kayo sa mga ganitong fabrication. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng fabrication doon sa lupa ay katulad dito sa barko. Ako, dumaan din ako sa fabrication sa lupa. Pipe fabrication din ako sa Japan. Pero nung una pagsampa ko dito sa barko, ina-apply ko tong style na ito. Minsan sumasablay ako.
gawa nung daladala ko pa yung water label ko. So ginagawa ko, nililabel ko. Pero pag kabit ko pala, ay medyo may diferensya. So ngayon, hindi ko na ginagamit yung water label na yon. Kaya ang ginagamit ko, ginaya ko na lang kung ano ang posisyon ng plan sa luma, yun na rin ang ginagamit ko. Yun ang ginagawa ko. Kaya mula noon hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, so hindi pa naman ako sumasablay. Kaya tinuloy-tuloy ko na. Ngayon, sa experience ko na ganito pala ang paggawa ng magandang paraan, kaya gumawa ako ng vlog dito sa YouTube upang i-introduce ko itong style na ito sa ating mga baguhang Pilipino fitters. Dahil kapag ito'y ginagawa nyo, mapahanga nyo yung official nyo, mapahanga nyo, maitaas natin yung kalidad ng trabaho natin bilang isang Pilipino fitter. Kaya isasuggest ko sa inyo na ang mga bagay na gusto nyong makamit, kailangan magtiis. Kaya itong mga video ko na ito, pag-aralan nyo yung mabuti, gayahin nyo, i-try nyo, at tiyak sa katagalan ay makukuha nyo ito. Isa na ka rin kayong halimbawa sa ating mga susunod na mga fitter. Kaya itong vlog na ito ay para talaga to sa ating mga fitters na baguhan, either sa ibang bansa or sa Pilipino. Kung nakaintindi ka sa explanation ko. Pero yung mga ibang bansa na hindi nakaintindi sa aking salita, maaari kayong mag-comment sa baba at isasagutin ko. For those fitters not Filipino or other country, if you don't understand what I'm talking about, just comment below so that I can explain later on. So ito na, at naigawa ko na ito, tapos na lahat, ay butasan ko na yung brands. Yan, may butas na rin yan. Yan, sa nakikita nyo, may butas na. Gumawa na rin ako ng gasket para kumpleto. At yan, babaklasin na natin yon. Nakikita natin sa taas, nakakabit pa yung luma. At babaklasin natin ngayon yan para may kabit. So, ginawa itong tubo na to. Kulang-kulang 4 oras. Kasi natagalan ako dahil yung tubo na ito ay nasa ilalim ng pinag-nilagay nila, kaya hinugot pa namin ng chin block. Ayun, katapos lang naming naikabit. Ayun, nakabit na. So maswerte kami natanggal namin, dahil yun pala yung tubo sa loob ay halos barado na. So papakita ko sa inyo ang video sa lumang tubo. Napakabarado na talaga, daming sibo doon ang na halos nagbara na sa loob. Kaya pala laging nagliliking yung branch noon, gawa nung na-stack yung tubig. Hindi siya na i-drain talaga. Kaya ngayon at naikabit na, wala tayong problema sa pagkabit, lahat ng bolt ay tumatama. At pati U-bolt na ilagay din natin. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin. So, yan lang ang masasabi ko sa inyo, na mas maganda yung gumawa tayo ng bagong tubo bago baklasin. So, ito na yung luma. Nandito na sa steering gear. Nilagay na namin. Ready for garbage na ito. So, tingnan natin yung sa loob. Nakita nyo yan? Halos barado na. Kaya pala laging nagli-leaking. Ito yung branch. Unti na lang. Pati yung sa isa rin na plants, halos barado. Kaya minsan, ang tubo, laging nagli-leaking gawa nung pag nagbara ang tubig dyan, ay halo-halo na kasi yan eh.
may mga sabon, mga kahit ano-ano na lang. Mga... Okay, so completion na tayo sa tubo na to. At sana nag-enjoy kayo sa aking vlog na ito. At marami pong salamat sa inyong lahat.